Pagkatapos ng mga sunod-sunod na Gilas Sense ay wala tayong balita sa rising star na si Francis Lopez. Huli siyang naglaro noong Hunyo kontra sa New Zealand at nakapagtala ng 8 puntos. Ngunit after ng labang yon ay wala tayong naging balita sa kanya. Pero this week lamang ay minilabas na video ang media na CNN na kung saan ay na-interview si Francis. My name is Francis Lopez, I'm 19 and I play for Gilas Pilipinas. Ayon sa kanya, siya ay nananatili na patient sa kanyang career sa basketball. At natural lang daw na darating ang mga panahon na magpe-fail, pero that's the time that you're gonna learn how to bounce back. At tuloy-tuloy lang na ma-improve ang kanyang laro at maipakita ito sa mga basketball fans. Tinalaki din kung paano siya nagsimula at proud na proud nga ang kanyang Filipino father at pinuri ang kanyang sipag at focus sa kanyang pagkaensayo. Pero ayon kay Francis ay kailangan pa niya magsikap para matawag at mapasama sa mga big stars ng basketball sa Pilipinas at ang kanyang goal ay hindi pa nagbabago na makarating sa NBA. Goal is to make it to the NBA. Kaya kailangan niya daw ibigay ang kanyang best sa kanyang mga tatahakin sa kanyang career. Malaking bagay daw ang kanyang paglalaro sa national team dahil nandoon ang suporta ng kanyang mga teammates at mga coaches. Nagpapasalamat si LeBron Lopez sa mga suporta na kanyang natatanggap sa mga Filipino fans. So boy na boy ang kanyang ultimate goal na makarating sa NBA. Pero alam niya na marami pa siyang dapat daanan. Sayang kung siya ay agad na natuloy sa overtime elite na kung saan ay nakatutok din ang mga NBA scouts. Pwede sana magsimula sa college basketball pero ang pagpirma sa overtime ay maaaring mag-forfeit sa kanyang NCAA eligibility. Yun din siguro ang dahilan kung bakit komplikado ang kanyang status. At kahit hindi siya nakalaro ay maaaring nakaapekto ito. At kung pag-uusapan ng kanyang goal, one good option pa rin ang overtime elite. Pero kung gusto niya magsimula ng mag-pro at magtuloy-tuloy ang kanyang basketball, kung sakaling pwede at eligible na ang kanyang edad ay nandiyan ang Japan B-League, PBA at KBL ng Korea. Namataan ang PBA legend na si Sir Benji Paras na nanonood sa isang liga. Ang dahilan ay naandoon ang kanyang anak na naglalaro. Siya na siguro ang susunod na Paras na makikita natin in the future. Naglalaro ang anak ni Sir Benji sa 12 and under pa lamang. Pero mapapansin na ang maganda nitong galawan at maayos na shooting form.